aking channel at ngayon may panibago na naman po tayong tutorial and this time ituturo ko naman po sa inyo kung paano ninyo gamitin ang PayMaya para sa pagbabayad ng ating MP1, hindi MP1. Wala pong MP1 guys, so correction na rin sa sarili ko yun kasi nasabi ko na MP1. Wala pong MP1 kundi regular pag-ibig savings or pag-ibig 1 at saka MP2 or modified pag-ibig savings, okay? So, ang gagawin ko ngayon ng tutorial ay paano natin bayaran ng ating regular savings gamit ang PayMaya. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, pag-click pa ang subscribe button dito sa baba ng aking video. At huwag na huwag po ninyong kalimutan i-click ang notification bell kasi palagi po akong nag-upload ng mga tutorial about pag-ibig, SSS, and PhilHealth para lagi po kayong updated. So, let's get started! Okay guys, ang gagawin natin, punta tayo sa pag-ibig. Ayan. Tapos, pindutin natin itong virtual pag-ibig. Click here. And pwede tayong dumiretso dito sa pay online guys, kahit hindi na tayo mag-login. Pero mas maganda kapag naka-login kayo para makapipaste ninyo yung MID number ninyo. So, pay online. Bale, shortcut lang kasi yon. So, meron ditong regular savings. Ito yung gusto kong bayaran ngayon. Dito sa may membership category, piliin lang natin kung anong membership natin. So, I choose local. And then, payment method. So, ang gusto kong gawan ngayon ng tutorial ay ang PayMaya. Ayan. And then, dito sa may pag-ibig MID number, nandito yon sa, makikita ninyo dito sa, pag-ibig regular savings homepage natin. I-copy-paste lang natin yan. Kaya maganda kapag nakapag-login kayo para makopy-paste ninyo. Lagay lang natin dito. And click verify. Ang membership savings natin is, ang nabayaran ko is January, February, March, April. So, May na tayo mag-start. So, ang contribution ko guys is 151 lang. So, ngayon I'm gonna make it 200 per month. Apat na buwan yung gusto kong bayaran. So, I'm gonna pay 800 pesos. Ang cover niyan is 4 months. From May 2021 to August, May, June, July, August. Ayan. So, dati naman nang nakalagay dyan. 4 months. And then, what? Amount due? Mali talaga ako. Hindi ganyan pala. So, 200 pala ang monthly niya. Ay, ang dami naman nun. So, dito na pala. Dati na pala siyang mako-compute. Okay, so dito sa may membership savings, guys, ilalagay nyo dito pala yung amount ng monthly ninyo na gusto nyong ilagay. And piliin nyo kung ilang month siya. So, bale dito sa amount due, eto na yung total ng babayaran ninyo. Mali naman ako doon. My convenience fee siya na 5 pesos. And I want to receive payment confirmation via SMS. And ilagay lang natin dito kung ano yung number natin. Parang confirmation, resibo, ganun guys. And I want to receive a payment confirmation via email. Ayan, doblehin natin para talagang walang kawala. May papakita tayo kung sakaling hindi na-post ni pag-ibig yung ating contribution. So, it's better to be safe than sorry. And then, pag okay na dyan, kopyahin natin itong code na to dito. Kung hindi natin maintindihan, pwede naman tayo mag-generate ng ibang code. ZPE, try nga natin ng maliliit kung tanggapin niya, JX. Oh, gusto niya guys, hindi pala siya case sensitive. I-double check natin kung tama yung mga nakalagay. And click natin ang proceed. At dito, get cashback now. Up to 100% cashback. So, eto guys, ang gusto kong gawan ng tutorial ay etong PayMaya. So, nakagawa na ako ng PayMaya sa ating MP2. Ngayon naman dito sa pag-ibig 1. Meron na rin akong GCash guys. So, ilalagay ko dito sa link sa taas kung gusto nyo gamitin ang inyong GCash. Dahil PayMaya ang ginagawan ko ng tutorial, so etong ating gagamitin. And mag-login lang tayo sa ating PayMaya. So, dito sa ating PayMaya, guys, kung nakikita nyo, meron dito yung scan to pay. Ayan, itong scan to pay. Ito. Kung nakikita nyo itong scan to pay dito sa baba, ayan, ito ang pipindutin natin. So, make sure pala na meron kayong balance, enough balance to cover the payment, ba? Diba? So, i-click lang natin itong scan to pay. Ayan. And then, ang gagawin natin, itatapat lang natin doon sa code na yon. Yan. O, di ba nabasa niya? So, andyan, nagpakita siya dyan.
Ngayon, ang next natin gagawin is, ayun, nag-processing siya. Ngayon, ipipindot natin ang pay. Tada! Oh, diba? Ganun naman ang nangyari doon. So, eto siya. Okay, so ayan guys, i-update ko kayo kung kailan ito mapopost. So, ngayon ay May 3. So, ang kinaganda pala nito guys, kung hindi nyo alam, meron tayong matatanggap na cashback up to 100%. Anong ibig sabihin nun? So, pwede tayong makatanggap ng like for example, 805 yung binayaran natin at tapos ang cashback na makukuha natin ay 100%, eh, ibig sabihin nun, babalik sa atin ng buo yung 805 pesos. Ibabalik ni Paymaya kasi yun yung promo nila. Magandang pambayad itong Paymaya guys. So, kung wala pa kayong Paymaya, ilalagay ko dito sa baba ng aking video yung link kung saan kayo po pwedeng mag-register ng inyong Paymaya at gamitin niyo ang Paymaya pambayad ng inyong bills gaya ng mga government bills kasi may mga cashback program po sila. Cashback promo. Okay guys, so ito yung na-receive ko na cashback. So, ang na-receive ko na cashback is 1%, 8 pesos and 5 centavos. So, kung nakita nyo kanina, 5 pesos yung ang ating fee. So, nagbayad ako ng 800 at may 5 na fee. At ngayon, ang bumalik sa akin ay 8 pesos, ba? Diba? So, parang nalibre ako sa charge, tapos may sobra pa. So, ganun kaganda ang Paymaya para sa pambayad ng ating mga bills. Itong 8.25, yan naman kasi yung binayaran ko kagabi sa pag-open ng MP2. At kung gusto nyo naman mapanood kung paano kayo mag-open ng additional MP2 account at bayaran gamit ang Paymaya, ilink ko din dito sa baba ng aking video or dito sa taas para mapanood ninyo kung paano po gagawin. So yun lang guys and I will update you later. So atin na pong i-check kung na-post na ba ang ating contribution. So, punta lang tayo dito sa ating virtual pag-ibig account and i-click natin itong regular savings. Check natin dito sa my view contributions. Ilagay lang natin yung date. Ayun. So, na-post na po yung contribution natin noong May 3. So, 2 to 3 days po ang posting ng Paymaya po. So, ayan. 200, 200, 200. So, ayan siya. Employee share siya kasi wala naman na akong employer. Baling hindi ko lang po ito napa-update guys. Baling nakalagay pa dyan is employed private. Tapos ang nakalagay na contribution ko is 5 lang. Where in fact, more than 5 na. Itong 5 dito is yung contribution pa to ng aking employer. At saka contribution ko nung 2010 pa yan. At hindi na-count dito yung contribution ko ngayong voluntary na ako na nagko-contribute. 2, 4, 6, 8. So, ito yung kulang dito sa number of contribution ko. Paki-comment naman dito sa baba kung kailangan ba talagang ipag-merge kasi may mga nabasa din ako na kailangan daw i-merge yung contribution noong employed ka at saka nung voluntary na. So, yun lang guys and thank you so much for watching. Paki-antabayan na lang po ang aking next na tutorial. Paano naman mag-create ng account ang OFW. So, see you on my next one. Bye!